Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Alright, isang malamig na hapon mga kaibigan. At tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Welcome as Radyo Mindanao, ang inyong programa para sa Mindanao, para sa Mindanaoan. Dito lamang sa DXXX Radio Philippines Network. Alasinto po lamang ang inyong anchor. Hello, howdy howdy, mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Og kumusta mong karong panahuna? Og nalanggiabong taon sa mayong kabubutan, sa mayong panlawas, sa mayong pangunahuna. Og kumusta mo karong adlawa mga kaigsunan? Murag dulom-dulom na po ang atong kalibutan. Oh. Kinilanggiabon si Abdel, mayingon nga dayon mo sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao. Alright, dagang salamat sa imo, bay. Sa Sambuanga City, amoy buenas tardes mga bisinos. Welcome na di aton programa. El Radyo Mindanao, el programa para na Mindanaoan, para del Mindanao. Di aton este mga bisinos. Akilang bosotros ta uwi na DXXX Radio Philippines Network. Estel di bosotros anunciador. Al Jacinto, ay un ora kita man junto-junto. Diferentes issue, chismes, todo ya mga bisinos. Por eso, we can naman aquí todo día. Aquí na DXXX Radio Philippines Network. Ay, grabe. Diyan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte. Ayong adlaw sa tanan. Ingat tayo dahil maulan. Baka bahain na naman tayo dyan. Konting ingat mga kaibigan. At syempre sa Basilan Province, lalong-lalo na sa Basilan. Marami tayong mga balita in the past na nagkakaroon ng landslide, pagbabaha, mudslide. Konting ingat yan mga Basileños, mga yakan, ingat. At syempre sa Sulu Province, busy-busy ang ating gobernador, si Toto Tan. Daming trabaho. Nagpunta rin yung mga opisyal ng Department of Transportation. At marami na naman proyektong ibinigay ang Pangulong Rodrigo Duterte sa Sulu Province. Dahil na rin sa tiwala ng mahal na Pangulo sa ating mga opisyal ng pamahalaan sa lalawigan ng Sulu. At syempre sa Tawi-Tawi, isang magandang hapon sa lahat. Diyan sa Tawi-Tawi at sa papambahagi ng Mindanao, sa Davao Region, nakikinig sila sa atin, Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur, sa Sultan Kudrat, Takurong, Coronadal, Kidapawan, Surala, Nurala, lahat na. At syempre, binabati natin yung ating media partners, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Good afternoon sa inyo lahat dyan, mga editors, reporters, correspondents. At sa First Standard Finance Corporation, nakikinig daw sila sa atin. Diyan sa Mayor Vitaliano Agan Avenue. Kaya kung gusto ninyong mangutang, pangnegosyo, pambili ng kotse, lupa't bahay, maaari kayong tumawag sa First Standard Finance Corporation sa 992-5480 sa Zamboanga City. At yung kanilang hotline, 0995-520-2358 at 0947-482-3453. First Standard Finance Corporation. Sa mga nangangailangan ng salapi, pera, kwarta, dinero. Wala nang iba mga kaibigan, napakababa ng interest rate ng First Standard Finance Corporation. Sa Zamboanga City, tawag na kayo sa kalang hotlines 992-5480 and 0995-520-2358
and 0947-482-3453. Yung broadcast natin, napapakinggan tayo sa MindanaoExaminer.com. Kaya ang website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Kaya lang ngayon, meron silang system upgrade. Kaya hindi nyo muna mapapakinggan yung ating mga OFWs na nakikinig sa atin everyday. Dahil merong upgrade, system upgrade ng MindanaoExaminer.com. At secure na pag natapos yan, HTTPS na ang kanilang URL. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, isang magandang hapon sa inyong lahat. Okay, mga kaisunan, huwag katumbit akong gustong mag-parvertise, diri sa mo ang programa. Kining unsan eh, tawag lang mo sa mo kontakan lang ko na si Sami Said, yung ating sales supervisor. Sami Said, sa iyang cellphone number nga 0955-315-6005. Mao ka na mga kaigsunan, o katong gusto pong magprograma din niya sa mga na lang ko, tawagin lang ko ninyo mga kaigsunan, text lang akong numero. Kay gusto mong mag-story-story ay da, is good, bahay niya ng inyong mga programa. Gusto niyo nung magpa-advertise po sa atong sa atong programa, ay okay kayo na mga kaigsunan. Diba? Story-story lang ta. Kining aron nga masayo po mo, text lang sa atong kining numero nga akong gisangpit kanina mga kaigsunan. O katong gusto po nga sa atong dalaan, ang regional newspaper, kining Mindanao Examiner, pwede po, i-contact lang po ninyo mga kaigsunan. Kinsa may magusto magpa-advertise, diha. Wala mo yung mga balita nga gusto ninyong ilathala na ito sa atong talaan. Kikinihan itong newspaper mga kaigsunan. Dinhil-dili lang ni diha sa Western Mindanao. Antod kini sa Tibuk, Pilipinas mga kaigsunan. Dili sa Western Mindanao. Dinhil sa kining Eastern Mindanao. Diha sa ARMM. Onya sa Cebu mga kaigsunan, sa Visayas, sa Metro Manila, pero ng Luzon mga kaigsunan, na dahan kayo mag-cover ang atong talaan kining Mindanao Examiner. Diba? So, mo ka na mga kaigsunan, o kamo lang gihapon nga among gi-imbitar nga mag-advertise na ta. Mag-advertise na mo sa religious program ba o unsa ba na inyong gustong i-sampad sa mua. Text lang ang akong numero nga na sangpit na ako ganina. Diba? So, asama mo karong dapida, naman mo sa inyong mga tagsa-tagsa, mga tugran, naman mo sa inyong mga balay, na diha ba wasa na mo sa dapit nga baybayon o na ng mga bukid or na mo sa mga opisina kana ito mga barinting ang binisaya mayong hapon kaninyong tanan kay kining among programa sagsag sinagol mga kaigsunan na ay tagahog na ay bisaya na po ay kining Minuslim, di ba? So, demikian. Salam doa rin kan kakasihan na to. Makasih, malasa. Kadutan yung katandaan. Governor Tototan doon lupa sug. Salam doa ka niya rin katandaan na gob. Iban na si mga kalwarga no rin doon yan. Iban na si mga Taiwan no rin doon yan nag-office. Hauno-hauno na binayabayan doon ha lupa sug doon ha mga mayor na to atawakan ha mga sila amin nakura sin lupa sug iwan na si mga laayat na rin doon hayan salam doon ka ni Kwatanda doon ha pag nakuraan sin governor na to governor Tototan ini mga pilahati kong mga waktu yaon kana naman na to na karungan na to na tinayin lupa sugyon
sumambo. Sumambo na ang karanasin na nakura. Amoyin, huwag paghali, huwag pagtug. Amoyin dyan niya tiyatali. Amoyin, badiin ni kakukuyag si mga tausog. Biyadin ni kasambo si mga naghula doon ha lupa sug. Na? Now, amoyin din biyang mga muramurahan. Amoyin biyang mga adin niya target. Send governor na to doon halupasog amon bang biyadin in hika lanyot hika sambo hika tina hika raya si mga tauren doon hayan so bang ko bang tanyo talitalion in lupasog mga tuan dayahan ha natural resources mataw dista niya yan yung mga bungang kahoy. Yaon doon in mga pananom amuin wayron timubon niya si pagkahula ini. Yaon doon mataod yan yung mga buwang kahoy amin mga labi-labi na doon in manggis iban sin buah I mean buahan iban sin duyan. Ha? May mo in duyan na rin nun hayan native. So mataod pa amin mabaya in mga investors mga tao rayahan di hahula Philippines. Amoyin mabaya sila mag-capital din nun hayan, mag-invest in the negosyo na rin nun hayan, lupasog. So, biya mga sambatan, in lupa lang na potential pagtanuman. Alamik yan, di tanto siya kudanan sin the badyo, ang kumaripahan si Pakini na malinaw. Maripa mga, ano ba yan, maripa mga panglima estino ini, maripa mga misan nila namin ha alupansin da dun ha holo dun at tianggi marayaw in da ditanto siya pagugdanan sin badyo in da lupasug mga tuan di ba? So murang-murahan bukun naman namin lang na rin ha kato Philippines in mabaya mga taurayahan in mga mabaya mag-invest in da mga negosyo na rin hayan. Malayikan, aon sa mga dugayang hula. Yan ang mga Europe at to, in mabaya, mag-invest in the negosyo na rin doon lupa sug. Actually, aon na office in the NBI, satellite office in NBI, doon in lupa sug. So, kansyo project yan. Kansyo amin pag inakun yan, magbukun sin the leadership sin the governor na to, Governor Toto Tan. Di ba? So, hindi rin mga tao, mga rakyat din doon, din na sila kahunitan, amoyin da kumawa sila papeles nila, and aginis namin kawawan nila man sila ba tumulak pa abroad, at tawag ka nun ng mga kagunahan, papers, doon, NBI, di na sila maripasambuangan. Di ba? At di na sila kahunitan, sinamoyin da gasto-gasto, ini dito na mismo, lupa nila, doon na lupasog, kawas yung naginis sa amin katas nila. Diba? So, yun yung NBI, yung satellite office, yung NBI, yun lupasog. So, damigyan, doon ha, hula, tawi-tawi. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? Naway, kayo po'y masaya. Kayo po'y ikangang wala po tayong narinig na medyo may mga alingas-ngas dyan, maliban na lang sa mga reklamo ng ating mga kababayan na minsan nadedelay po ang kanilang mga sahod, mga guro, kung minsan nadedelay po yung mga beneficiary po ng purpose. At hanggang sa mga ilang buwan, umabot po ng mga 8 hanggang 10 buwan na hindi pa rin sila nakatanggap ng kanilang purpose. Kaibigan, ang oras po natin ay 17 sandali makalagpas ang last dos ng hapon. At kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radyo Mindanao.
kaigsunan, taon sa maning usak sa atong balida-balida ba? Kanibitaong unsa ni? Usak nibi manin siya, retired manin siya mga kaigsunan. Sa siya ka retired Navy ba? Still na unsa maning tuhano eh. Ha? Nag-suicide man to siya. Kadong guwang babidaw, kadong usag talaan na daw amon. Kadong diri man to siya ganina. Ang butasa naman to eh. Matigibasa-basa na to ganina ba? Ha? Pastilan, tungod lagi sa problema. Nining family problem lagi. So, mao nang iyang gitiwasan ang iyang kinabuhi in town. Dito pa dyan sa katubitong sa kabuok nga talaan na ito. Asa naman ito? Hindi naman ito siya ganino. Eh. Nawala naman ito, Andre. Diba? Asa naman ito siya gitiwasan niya in town ang iyang kinabuhi. Gamit siya og pistola mga kaigsunan, iyang gidood ng pistola diya sa iyang dughan pastilan. Dito pa dyan sa cementerio yung alang para kaniya. Nanay nagka kuwan ba? Nanay nagka kining yuta nga asa siya nga ilubong, ha? Nagka, kung siya tawag ana. Nagka-reserva na para sa iya, ha? Bisita siya rin to. Dito, gitawasan na yung tao nang iyang kinabuhi tungkol lagi sa nakong problema. Tingali nga, di na ang una-una nga iya na lang yung tiwaso ng iyang kinabuhi dahil siguro nga dahagay problema. Kinilaging usahay nga muritiro tang walay kuan ba? Nga walay plano ba? Walay plano, inigdawat sa retirement. Na ay mga lansa, mga sinumabuhod, mukabat na og mga 3 million. O niya, huwag wala dahil maayong pang plano, mahurot lang yun ang kanang adong 3 million. So niya, naabay mga utang kay usahay sa 3 katuig pa o na makadawat o pension. Kung mga dawat o pension, nagamay na lang kayo kay nag-loan pa. So niya, wala na d'yo'y makaon. Unsa ba diyan, namaw na ang usahay ng malisuan sa pangisip. Usahay ng kineng mga problema o lahay-lahay pa mga problema ng muduot sa atua. So, maunang nakauna-una siya ng iya na lang yung tiwasan ang iyang kinabuhi. So, nagpakamatay ang taon kineng sa kanibi. Naman ko ikauban nga sa unang si Remigio Manto, pero ambot ang maura yung suunting alipunanin niya. Og kamulang gihapon mga kaigsunan, naminaw sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao. Og lagi kining mga nagapuyo diha sa Basilan mga kaigsunan. Og sa panahon nga ito, kanang Basilan nga nindot kayo na siya og daghan kayong mga kining gipang tanong sa mga kaparintihan na ito diha sa Basilan. Daghang mga kalubihan, daghang mga kahoy, daghang mga isda niya ng sa lugar niya ng Basilan, mga eksunan. Murag magmalinaw ng mga katauhan diha sa Basilan. O niya sa pagkakaroon, pastilan
nan daghang kayong nakalbo na in town ang mga bukid na ng Basilan kay lagi na ay mga illegal nga mga tao diha nag illegal negosyo og mga kahoy putol diri putol dito kunya naapay mga rebelde niya nga ang ilang sideline po maliban dito sa ingon nila ang mag-hidnap mamutol gihapon ni kahoy baligya nila naapod daw sila ay sideline kunya naapay mga sakit nga mo kaon ni anang mga kalubihan diha nangingon sila nga kukulisap pila kalibong ang mga lubi ang natiwasan ang nangamatay gumikan niya ng kukulisap. O niya, naapay mga laim pang mga unsan eh, mga bumbagika naigira no, naigira. So, mga putol man ang kalubihan ng mga kahoy diya, maigo niya ng mga mortal, maigo niya ng mga kanyon sa itong militar. So, mao ka na mga kaigsunan og na lahi pa kineng ingon silang pabagbago sa adong klima. Doon ba nila kineng natin laging climate change ka nagpadaod po sa mga lumulupyo dihan-ihan ang Basilan mga kaigsunan. Og mao ka na ang panghitabo o hinaon lang yapo na ang kining leader diha nila no pangidaan ta nila nagpaagi kung saon pag tiwas o pagdiwas ng mga tiwas sa Maynon kung saon pag pabalik niya ng mga natural resources nga niha diha sa lalawigan niya ng Basilan lagi kaluluoy po ng atong mga farmers. Mga mag-uuma, magkaluloy po ng mga mangingisda diha. Kay lagi, wala na sila makuha mga isda. Tuan na daw, milang yun ang mga isda. Tuan na dito sa dapit niya ng China. Mas bahay pa daw dito sa China, kaya wala yung dinamita dito. So, diba? So, mao ka na mga kaigsunan. O, kinaot lang untang ang kagamhanan diyan sa Basilan mga kaigsunan sobhang ng mga problema nila diha. Og mga kaigsunan bahay niining mga panghitabong niining mga dapit nga usahay kinilaging kaingon tang salot sa atong lipunan anay sa atong lipunan ha sa atong komunidad adoy mandun pas taho sa atong militar nga na adoy mga 50 ha ka mga volunteers si Agum ni Anang giingon nilang Daesh o kinilaging Islamic State kining ISIS sikat managayon sila mga isunan kining ISIS bidaw o nagnadaw na sila dere sa southern island of Mindanao sa Tawi-Tawi, na alis Bunga, na alis Sulu, Basilan, mga kaigsunan. Salain pang dapit din sa Atua, din sa Mindanao, mga kaigsunan. Di ba? So, mao ka ng mga tao sa atong mga intelligence, sa atong kamilitar, sa atong militar, mga kaigsunan. Na ay mga sekreto ang maadod pa nila na ay sekretong report na po yung mga sekretong operasyon niya ng mga foreign terrorists nga na adres 2A
So, mao ka na mga kaigsunan, mao nga usahay kinilaging atong ingon silang martial law nga dili pa mawag-tawag na ning atong martial law gumikan ni anang daghang pag-aayong mga sulbaron sa atong kagamhanan sa atong militar kay ang uban niya ga-recruit. Ang uban na alang gihapon silang sekreto-sekreto nga nagtago-tago, sekreto nga nag-operate, sekreto nga nag-recruit, ha? Sekreto nga nang himugna sa mga katauhan aron nga makuha nila. Aron nga mukuyog nila mga kaigsunan. Nang ingon sa Deputy Chief of Staff for Intelligence sa Armed Forces of the Philippines, kining si Major General Fernando Trinidad, kikumpirma nga magisunan na ay mga clandestine operations siya sa mga 50 kabuok ka mga terorista, mga foreign terrorists na adri sa atua sa Mindanao mga magisunan. Na ay mga sekreto nga pag-training nining mga bago nga mga na-recruit nila mga terorista, din sa atong rehiyon. So, mao ka na yung mga kaigsunan o pananglit nga dili ni sila may bawaan, dili ni sila makita o kaneng walay report nga mga gigans to ang sa atong militar na mamilig rin ang puntaan ni mga kaigsunan. Kinahanlan nga matupas tagaw nga masugpo kaagad ito. This endangers the public safety. Ka nang i-validate na kung kaneng deklarasyon sa martial law, extend ang martial law din is to us Mindanao. Kinilaging pag-recruit. Padayon lang yabong kuning pag-recruit. Ilabi na yun nga ng ilang markmanship. Kanabi taong unsaong pag-target sa tao. Unsaong po pag-atake sa syudad. Huwag paggamit o mga explosive. Ngayon sila kining IED, pastilan mga kaigsunan. Now, kining gisuspetsahan, gidudahang mga terorista mga kaigsunan, gikan kini sa Indonesia o Malaysia nga may sulod din sa tua, pinaagi nining mga lagi, may kuyog ni sila sa mga terorista nga adres sa tua sa Pilipinas. Labi na jud diyan sa Sarangani, probinsya de Sarangani, Basilan ug kinilaging Lanao del Sur. Bubalik ang atong tulumanon mahuman ining mga palaala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DXX Zamboanga Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mga kaigsunan, kamulang gyapon na binaw sa itong tulumanon ang Radyo Mindanao. 32 minutos na human milabay ang alas 2 sa kahaponon. Kinilang gyapon ang inyong parente sa kahanginan
Si Abdel di sa lang gyapon mga kaigsunan. Wala ang dadari gyapon kay lagi. Kay lagi. Kanilaging ulan ba? Nabasa ito sa ulan mga kaigsunan. Pagkahuman. Oga abutas balay. Onya, lakon abutas paingundri sa adong stasyon pa magprogramo stila ng akong motor in town naligid apil ko kaibigan sa ating balita pa rin. Ano ba itong dalawang tauhan po ng BGMP? At dalawa pa iba, paday sa pamaril dyan sa muntun lupa. Nga naman! Upadlagi niya ang namatay mga kaigsunan. Apil na ang duhag tao sa BGNP o gining Bureau of Jail Management and Penology. Yan na sa Muntinlupa mga kaigsunan. Dool nga niya ng City Jail. Sa Manisla mga kaigsunan, no? Now, mau ka nang naan daw sa base daw sa ilang investigasyon sa mga pulis. Gisundan daw kini sa ka-riding in tandem. Gipatay ni sila, binangon sulod ni ining bilanggo. Nagawas man din sila, gisundan pala ito. Paday, sinundan po ng riding in tandem, nakamotor siglo mga kaigsunan, ala patay. O niya, may responde po ng usa ka BGNP. Ilang gisundan ang suspect na usa sa kanisa ilahan na matay po mga kaigsunan. Kaya ang ating presidente, mga kaibigan, mataas pa rin ang rating ng ating presidente ayon sa SWS. Duterte administration nakapagtala ng record high satisfaction rating. Talaga. Batay po sa resulta ng survey ng Social Weather Stations or SWS na sinagawa noong Disyembre 8 hanggang 16, 2017. Sa sulod sa 1,200 ka mga respondents, nakakuha og plus 70 excellent mga kaigsunan net satisfaction rating ang administrasyon sa atong Pangulo. Mao daw ni ang pinakataas nga rating matud pa sa survey sa SWS. Matud pa na ibawaan nga kining numero kining score sa adong kining Duterte administration. Mao daw ni ang pinakataas nga rating sa national government mula noong 1989.
Wow. Nalampasan po nito ang 0.66 record ng Aquino administration noong Hunyo 2013. Laki ano po, no? Ilang porsyento yung mga kaibigan? Plus 70? Positive 70 mga kaibigan. Mga kay nalampasan po yung record ni ng Aquino administration, the positive 66. Sa adong balita pa rin mga kaigsunan, kinilaging mga government officials, nga mga officials sa adong gobyerno nga na ay mga trips abroad. Kaya mga junket trips ba? Kabad o hapid mag-20 na sila kabuok. Oh, 20 kabuok noon sa mani. Sa Tagawag pa, sobra sa 20 junket trips. Resign na daw, madun pa sa andong presidente mga kaigsunan. Ang giingon sa adong Pangulong Rodrigo Duterte ang daghan pa daw ang sisibakin mga opisyal ng gobyerno bikon ni ining korupsyon ay kining junket trip sa abroad usama ni siya ka korupsyon mga kaigsunan. Wadto la ba nga walay kuan murag pasyo-pasyo lang dito. Madun pa sa adong Pangulong Duterte, siya sa pagkakaroon, naano siya sa ingon silang pagpurga. Yan ang mga daong kawadan. Purging spray sa mga opisyal. Nga pirmi, mubiyahe, paingon dito, gawa sa adong nasod. Pero wala man po daw na himong mga pakinabang. Ang taong bayan sa ilang mga pagbiyahe. Binisaya sa tagkaroon. Okay, kay Bisaya, mangunin inyong parinti mga kaigsunan. Muros nga Bisaya ba? Atong nga lang na pagbisa si Abelardo. Huwag muros gani si Abdel. Nagkaroon si Abelardo. Nga Bisaya man ta. Doon pa sa adong presidente mga kaigsunan nga wala siya nagpakaruing nun. Nga hinlo siya o nagpaka-ipokrito. Pero dili man daw ning nahimong isyo. Ang kwarta ha, sa dugay niyang milingkod, mipunko sa gobyerno mga kaigsunan. Alag eh. Bantay ba mo mga kandang mga kawatariya? Ang atong presidente, di gawin sa mga ngiming-ngiming isibakin ka di ha? Di ba siya mamiling siya nga, bisa pang amigo, bisa pang kaduterte. Bisa pang igso, bisa pang anak niya, basta nagkasala sa gobyerno, sa katawahan, mura, patira na yan, parang kabayo. Usahay, kinilaging charter chains, murag sikat mga ano siya, no? Ang atong speaker nga si Alvarez mga kaigsunan, nakipagpulong daw kini sa mga senador. Aron nga istoryahon kining cha-cha lagi. Cha-cha, basig mahimo ni siyang tanggo mga kaigsunan. Ay plano si House Speaker Pantaleon Alvarez nga
muimbitar sa usa ka pagpulong ang mga senador sa musunod nga semana. Nang hulat-hulat itong mga kaigsunan unsay resulta ni anang pakipagpulong ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa mga senador nato bahin ni ining tsa-tsa. Pagkasing oro, biko sila mag-tsa-tsa, magtanggo sa sila. Butuhan nila mga kaigsunan. Batay nga sa inapugi-aprobahang House Concurrent Resolution kining numerong 9. Pero madun pa sa ni Senator Pampilo Lacson mga kaigsunan na nagkahimu siya gusag ka resolusyon diyan sa Senado para daw nga himuong independent ang kanilang planong amendments sa mga kongresista. Di ay mga kaigsunan nga linog. Asa maring dapit nga linog mga kaigsunan, pastilan sige mga naglinog oy. Ano yung tamahitabo nga dito sa Mindanao? Diha daw sa Leti o Biliran. Pastilan. Ang kusugaan ni mga kaigsunan, 4.0 quake. Mga mini quake ba? Diha ni ining diha sa Leti o ang Biliran mga kaigsunan. Ay na itala po dyan sa probinsya ni Anang Leyte ug Biliran ang pito ka sunod-sunod nga paglinog. Na ay kanina daw nga alas kahapon daw mga alas 3 sa hapon 4.0 magnitude ng linog. Kung asa ni na hibawan ang sentro ni ini dito sa parte niya ng Biliran. O na ila pong nahigamtaman ang 2.8 magnitude. Mga alas 2.58 kagahapon mga kagsunan. Pero hindi na kaya siya kusog. Ano? Hinihinay na lang. Niya, naapay nga tulong ang sunod-sunod nga gamay, gamatoy, nga linog. Gamatoy, nga linog. Mm-hmm. Kanagaling nga, maglilihok-lihok lang sa gamay ba? Ang natagamtawan po sa mga katauhan diyan sa Nabal. Sumaw ka na mga kaigsunan o ang balita nga gikan dito sa Bisayas magsunod nga na ay linog dito sila ha. Oy, unsa man ang hepe sa pulis? Gisikop man siya. Kay nangikil daw ng espiryahan. Unsa man ang pulis oy? Hepe pa. Pastilan. Asa man ang dapit? Layo ka na dito ah, dito mo na sa dugupan mga kagsunan. Sa pagkakaroon, ala, patong-patong na kaso. Ang hipi sa usag ka pulis, dihas Pampanga mga kagsunan. Mahuman siya nga giaresto sa mga kauban po ng mga pulis. Nga nangikil kini, dihas sa peryahan. Diyan sa ilang lugar. Police Chief Inspector ba niya siya mga kaigsunan, no? Nasa'y kasong kriminal o administratibo.
Adun pa sa taong ang kapulisan, mga kaigsunan, nakadawat o reklamo bahin ni ining pangingikil, bahin ni ining pangungutong, ni ining usak kahipe sa pulis diha na sa lugar diha sa Pampanga, mga kaigsunan, 30,000 pesos kada buwan sa operator sa tagian niya ng peryahan niya sa lugar nga atong nasangpit. Binisaya na kita, no? Sa kora nga, sige, tag-binisaya kay kahapon, tagaog man itong atong angkor, man, kita po, binisaya po, dadre. Lipay kay ating mga kaparintihan nga, binisaya ba? Taglagot po itong mga dilibisaya. Unsa mo na liya si Abdel? Bisaya mo ng dako. Buday mo, bisaya ko. Tama dyan. 30 mil sa kabuhan, pastilang gisayang ng iyang pagkapulis, pagkahipis pulis niya. Nangutong. Sige, kinela nga. Magbayad mo ka 30 mil kada bulan sa kuha. Kung dili, panghawa mo dali. Mga kaigsunan, ha? Karon, may sumbong, may reklamo man ang dagiya sa peryahan. Ayon. Goodbye, peryahan. Pura ka na bang bitawang magsilbi na siya nga, pananglit nga, mangutong ka. Ayon, 30 may kikutong. Magsilbi na siya nga, kuhaan, sa Tagalog pa, di umano. Ay, siyempre, masig kasuhan po daw. Okay. Bilang di umanong protection money, nga walay magkahilabo sila ang laay di ha. Na may protection gikan sa hepe, sa pulis. Mao ka na mga kaigsunan, 30 mil kapisos ang kapalit nini. Aron nga dili na kumpiskahon ang ilang mga gamit o magpadayon ang ilang operasyon niya ng peryahan. O niya, kay positibo man di ay, impormasyon. O gyato, dayon sa mga kauban ng mga pulis, ang entrapment operation, batok niinin sa usa ka hepe kung asa siya na aresto. Patay kang batay ka, pastilan ni mong pulisa ka. Sayang yung taon ni mo ang dubling sweldo. Police Chief Inspector. Abi niya di siya masikop. Abi niya di siya masikop. Di ana po dong usag ka naunsa mo ni. Ganina dong tahodri usag ka retired ka Navy ang nagpakamatay. O niya karoon na ana po retired usag ka army. Agin ni siya, wala na siya gipata, wala siya nagpakamatay, pero gipusil ni siya. Pastilan, naunsa naman ni sila. Gipusil ni siya mga kaigsunan, sa mo ka na. Ang panghitabo. Pero asa man ni siya dapit doon, kaloy po nung retired nga, retired na lang yung tao, no? Sa una katong active pa siya, wa siya napusilan. Karoon nga, retired na yun, wala na yung armas, sibilya na, gipusilin taon siya, kaya nga naman, kinilaging gugma ba? Bahin daw na sa gugma. Na? O, dua kalaki, o sa kabae, love triangle daw ba? Kita nga motibo sa pagpatay sa usag karitiradong membro sa Philippine Army. Dito gyapon na sila ang dapit. Dito na sila ha. 62 anyos na, pastilan. Iguwang na rin. Anong naapang mo rin nakipag-love triangle? Mamanis siya. Baka naman may ang kanyang
palalab ay may asawa. Ganun yan. O kaya ang kanyang palalab ay mayroong nobyo. O kaya nagselos naman ang kanyang asawa dun sa palalab. At nagutos naman ng ganito na patayin nyo na yan. Ay, nako. Nasukor ba ang Ginoo sa mga tiguang badlungon? Tiguang na badlungon pa jud, nawa na jud masukor na gyud ng Ginoo sila ha. Tiguang na ganid, ay di na ta magpabadlong. Oy, ang buhato na to, magmaayo na lang ba? Mag-servisyo na lang para sa mga pamilya. Mag-ibag-istorya na lang bahay ni anang mga unsaon ang ika... Muna bang mahimo kang modelo ba? Aron kay hapid na ka mo sangko sa yuta dong. Aron di tamang masuko atong Ginoo, tiguang naman ta. Daddy, magpaka-ayo na tandun sa kalibutan, oy! Unsa ka, batanon pa ka? Bisag mag-aun sa kanya, batanon pa man nung, kabagay pa ba? Pero gini mga tiguang na, suko kayang Ginoo diha. Suko kayang Ginoo sa tiguang dong. Ha? Kaya lagi, tiguang na gani, buyagon pa. Buluyagon pa ba? Maghimo pag mga binuang. Magpakaingon nga nga, maingon sila nga, kaya pa na, oy! Magkalima pa gani sa kagabi eh. Huwag ka nga nga sa isinta na magkalima. Bot-bot. Istorya na lang na siya ba? Istorya na lang na siya. Yan siya nga. Kaunong pa gani ka rin kay kadlaw na. Ay na mga kaigsingunan, kudod na lang rin nga itong tulumanon ang Radyo Mindanao. Asa naman itong may gripe-prepare na rin itong music nila. Ay, murag bindot man ito. Nangawala naman yun naman ito. Ha? Ay, okay. But anyway, kamulang gihapon na minaw sa itong tulumanon. Kinilang gihapon ang inyong igsoon, inyong parinte nga sa kahanginan, gigambas ni Adam o ni Eva. Og sa ngalan po sa atong angkorman si Alecinto. Og sa ngalan po sa atong kineng atong classmate ang atong igsuon, ang atong parinte po. Kineng sa media mga igsuonan, kineng Mindanao Examiner. Sa ngalan po sa atong manager o ang atong PA karon nga si Raymond. Og dito po sa transmitter site nga si Oka lang gihapon. Kinilang gihapon si Abdel D sa mayon nga mayang hapon o pagamping kanunay.